Tapos yung sa posting nga, hindi kami nagkasundo, which is... Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, isi-share ko sa inyo yung turnover ng bahay ng hipag ko. Yes guys, so turnover ng bahay niya ngayon. So titignan natin kung ano yung magiging procedure ng turnover. Tara, samahan niyo ako. Yun guys, dito na kami sa office ngayon. Sa office ng Lumina, ayun. Then kasama ko yung agent ng bahay. Si Ate Ruby. Yeah, excited. Na turn over na po. Turn over na siya. Turn over na ng bahay. Lahat ng concert mo niyo. Concert mo niya doon na po, ma'am. Okay. Okay, sinapo lahat ng department po. Ayun. Ayun. Okay. Yes, so sinando na rin. Oh. Yes, ma'am. Okay, okay. Good. Ayun. Thank you po. Okay. Salamat, ma'am. Thank you po. Ma'am, wala pa, ma'am. Ay, pinata, ma'am. Ay, hindi. Wait kami, guys. May iniintay lang kami. Tapos punta na kami dun sa side. Ayun, nasa yung basa yun. Nandun na lahat pati yung video ng ano. Dito kami sa office ngayon. Ano yun? Link yun. Tapos ina-update na ang Ria na pagtatayuan ng bago pagtayo na Ria Home San Fernando kalulit ko. Maganda po dito dahil fully furnished po yung mga itatayong bahay at dahil maganda rin po yung location. Malapit po sa entrance gate. Pag gusto nyo pong mag-avail, pwede nyo po kaming tawagan or text at through online po pwede po tayong mag-reserve at saka isend din po namin through online yung mga price list. Kaya kahit saan po kayong lugar, pwede namin kayo matulungan para magkakaroon yung sarili bahay po dito sa Lumina Brea Home. Salamat! Ayan na siya. Baba tayo. Ayun si Forma. Up. May mga damo po. Hindi pa natanggal. May mga damo po. Eto na siya, sir. Paano po pala siya, sir? Ayan. Mambali yung trigger. Yung iba, kino pa namin. Kasi hinangako yung ibang unit na... Sorry! Eh, kailangan ko lang muna yung iba. Bali, notin niyo po ba yung hanggang dito, ma'am? Ano pang hanggang dito? Dito po yan, ma'am. Labas po yung poste natin. Kasi hanggang dito lang po yan, eh. Yan, ma'am. Sila po mag-request yan kung gusto nilang ilipat yan. Sila po na... Hanggang dito lang yung ipan natin, ma'am, eh. Poste. Ay, yung pader niyo. Hindi tayo pwedeng lumampas kahit yung mga kapitbahay. Ayun, kukuhanin lahat yan. So, paano po yung ano, sir? Pipinturahan pa po ba yan? Yung ano? Hindi na. Bali, pintura na po yan. Nagawa na po lahat yan. Pascoating lang po ang gawa namin. Ngayon, kung yung umunos gustong magpapon na, may-ari na po ang magpapa. So yung mga outlet po, okay na? Okay naman yan, ma'am. Bago kayo mag-apply ng kuryente tubig, kailangan po meron yung abang kung tawagin. Kagaya yung kapitbahay niyo. Yan, ang bibili niya, ma'am. Ah. Tapos yung tubig, dudugtungan rin yun. Kasi yung prime water, isasalpak lang. Hindi muna kasi siya bali titirahan eh. Baka i-apply pa yun next year. Kasi yung may-ari nasa abroad. Ganito, ma'am. Bali, kung kasi yung mga unit namin dito, hindi naman sa naglaan. Minsan, pinipilit buksan, pinagtatambayan. Mm. Ngayon, ang gawin nyo, lagyan nyo ng double lock, tsaka barrel bolt. Mm-hmm. Ito po, ma'am. Ito po. Pero pwede nang magpabakod yan, sir, if ever. Oo, ma'am. Basta, pero mas maganda pa rin siya na mabakod, no, sir? Maganda, ma'am. Kasi, hindi sa... Kung wala pang budget talaga, yung walang may-ari,
grills na lang muna. Oh, grills, no? Bintana at saka kwan. Okay na yan. Kung wala na yun. Ito yung... Ay, ito. Bibili na lang ako. Bonus po kasi mag parang hindi nila mabuksan, no? Saka ito nga, ang ginagaling ako. Napalitan ba yung mga tulip? Ang dumi lang man siya. Ay, napalitan lang kami yan. Bago. Bago lang po yan. Nagwa ko na. Bali yan, nag-i-stack lang talaga yan tubig dahil kung po dati nung sinimento yan, binuksan. Muriya. Yan kasi yung pinaka-main concern niya sa akin, pinaka... Okay, ano po natin, susukatin natin. Itong bahay, hindi na namin pwedeng balikan to. Kasi pinakita na namin ng okay yung unit. Kaya yung owner ka po ang mag-alab dito. Paano mo sir, pag may nag-link? Nag-link? Bali, one ready season lang po kami. Okay. Pero yan, wala nang mag-alab yan dahil ayun ma'am, bali kapag naman nga po, nagpalagay na po kayo ng kuryente sa ganang next pilag ko. Kung may problema, sabihin ko lang kay YG o kaya sa akin, ilagay ko sa mga ating mga... Ang libang lang ng 500, sabi yung tubig kuryente, bali isang libo. Kaya sa kulang mong ito yung material. So, pagka-turnover po ng susi, if ever na kahit anong ano dito, wala na rin kayo. Hindi na nakakamad. Ngayon, hindi nakakamadabi siya. Kung paano, pwede mo yung case. Mamaya, pakataan na natin yung pagkuturo. Sige. Kasi hindi talaga kami iwasan na ito ng mga. Sir, ayoko po sanang i-accept yung susi kasi nga po, gawa ng yung sadamo dito, pero kay OIC na din ng galing na ipapalitik yan, wala kung hindi problem. Naman daw po mataas yung damo kahit yung tao niya na lang daw yung mag-linis nito. Ganito ma'am, yung damo yan, once na matanggal na po namin, mag-detex po kami. Kasi dyan lang naman. Saka yung mga kalat po sa likod, itanggal na po namin yan. Okay na po. Sabi nga do, sabi nga po sa marketing na tsambahan daw po namin kasi ito talaga yung pinakamalaki sabi. Yung kapitbahay mo malawak din bago mas malawak yun. Malawak po talaga yun dito. Kasya yung kotse dito sir. Kakasya yan ma'am. Pero yung ano ko lang dito lang di ba sir? Hindi ako pwedeng sumagad doon. Paano yung mga bundok-bundok na to sa tatanggalin to? Ay, pwede naman ma'am, kung nagbabot na po kayo dyan, tatanggalin. Kaya pwede nyo naman isabayin ma'am. Kasi mag-uway rin po kayo dyan. Ayan, nasusukatin yung... Yes po. Kasi yung sa post ito, yung concern. Malaking problema kasi yung poste. Hanggang dito lang pala, no? Te? Yung ano? Yung lupa. Oo, nasa akin yung papel. Te? Ay, so, anyone doon? Na kay ano? Na kay Chip. Siguro hindi ko muna i-accept yung ano, yung sauce. Ba't hindi malinis yung ano? Ha ha ha!
bang dun ba? Yung ano niya? Yung lote? Ayaw kasi nung ano eh, nung may-ari. Ire-request na lang namin. Apo. O, sige po. Pasok talaga siya, te. Diba? Kasi nasukat namin nung last time. May kasama din ako, pinasukat. Pasok nga talaga siya. Ang iniisip namin, Di ba magbabakod kami? Yan yung bakod na matatamaan talaga. Oo, matatamaan. Pero, ka maganda, request na lang sa marketing. Sa amin, hindi ko matiyo. Oo nga po. Ano, te? Pasok talaga siya. Kaya hindi ko muna tatanggapin yung susi. Sir, hindi ko muna kaya i-accept yung ano, no? Yung susi kasi gusto ko muna rin na malinisan to, di ba? No. Basta importante lang sir yung malinisan. Then and hindi ko muna inaccept yung bahay niya, guys, kasi gusto ko muna malinisan yung sa labas ng bahay kasi may mga damo-damo pa doon, as in ang lalaki. Tapos yung sa poste nga, hindi kami nagkasundo, which is yung poste nasa loob siya ng lupa. So paano siya magpapabakod, di ba? So yun, i-concern ko pa yung kay admin, itatanong ko pa kay admin kung ano yung dapat gawin doon kasi yun yung concern ng hipag ko, yung poste nga. Then, sabi naman nila, i-message daw ako next week para dun sa acceptance ng turnover. Tignan natin, i-visit ko ulit siya kung malinis na yung bahay. So, yun guys. By the way, yung total contract pala ng bahay na kinuha ng hipag ko is, eto, meron akong copy ng contract niya. Yung bahay na kinuha niya, total contract price is 958,000. So, yun yung total contract ng bahay. Then, yung down payment niya, guys, is 143,000. So, may discount kami ng 8% kasi nag-cash kami dun sa down payment niya. So, yung total na binayaran namin dun sa down payment niya, i-less namin yung 8% dun. Naging 131,000 na lang siya. Yes, guys. Cash namin binigay yon kasi para ma-turn over na yung bahay sa kanya. Then, ang nangyari, after ma-complete yung requirements, wait na lang kami ng releasing kay RCBC. Then, after 1 month na loan release na kami kay RCBC, then after noon, another 30 days na naman yung turnover ng bahay. Yun nga, which is today, kanina. Tapos, 20 years siya, guys. Kinuha ng hipag ko yung 20 years. Bali, 6,812 siya. Pero pina-debit na lang namin kay RCBC yung 70 para straight na lang siya. So yun guys,
Yung lot area pala ng bahay niya is 67 square meter. Then yung floor area niya is 22 square meter. So yun, model house niya guys, Elena unit. Yun, yung dito, yung kanina nga. Yun guys, kung gusto niyo mag-avail ng mga bahay, just comment down below guys. And yun, kung gusto niyo yung sa mga around Pampanga, kung gusto niyo makita, yun, available siya. And nag-enjoy kayo sa video na to. And thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!